Magandang magandang tanghali sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating channel. At kumusta kayo? Kumusta kayo mga kapatid? So narito tayo upang i-share video natin ang kay Mike Abi na opinion. Alam ko mga kababayan, napanood nyo na to. So kaya natin i-share ito para doon po sa mga taong hindi pa nakakapanood, ay puntahan po ninyo ang video. At subscribe na ninyo itong tao na to. Kasi po, mapapakinabangan ito. Hindi lang ni Kuya Bal, hindi lang para sa akin, kung hindi rin po sa kaalaman nyo. Na pwede ka palang magsalita about sa batas na wala kang nasasagasaan tao. Pwede kang magsalita. Pwede kang mag-aral ng batas na wala kang sinasaktan na kapwa tao. So itong kanyang vlog ngayon ay mga patungkol sa ating iniidolo, Kuya Bal Santos Matubang. Kaya panoorin natin. Magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay ito pong buhay pa rin, pagkalinga ng ating mga kababayan involved dito po sa mga vlogger or charity vlogger, pagtulong sa mga mahirap, pagtulong po sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya po ito ang aking naging topic kasi patuloy po ngayon din na lumalala yung mga, hindi naman away pero parang dating, parang nagpipersonala na tungkol po sa silipan ng mga content na ginalabas sa kanilang mga channel. Ito po ay may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan na patuloy na sinisilip yung content nitong si Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong sa kapwa. Eh wala naman ako nakikitang paglabag doon. Kung sinasabi nila na mayroong batas na umiiral, ano po yung tinatawag na property porn, ano ha, na may kaugnayan dito sa batas o yung Republic Act 11313. Okay? Eh, marami hong pwedeng makasuhan kung yan ho ang inyong pag-uusapan. Doon sa sinasabi niyo maaaring pamimilit ng pagkuha ng video o pagpilit sa isang tao. Kasi ginagawa rin po yan ng ibang mga network ng telebisyon at mga politiko na sa gobyerno at probadong sektor na kinakalinga nilang mahihirap pagka kailangan nila ang magpakitang sila'y tumutulong sa mahirap. Ayun, iba yon. Dahil mayroong interest yung political. Tama. O yung kalinga tungkol sa mga kawanggawa ng mga TV network. Pero dito sa original na galaw ni Kuya Bal, abay, ang kanilang mission niya naman ay tumulong. Ang layo nila niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa, sa abot ng kanyang kakayanan, eh wala kang problema dyan. Kailangan talaga hong palakasin at suportahan. Kaya po ito ay aking naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, video-joke pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang nakarecover at ang ganda na ng buhay Masaya na at balik na sa normal na pamumuhay. So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa nakarecover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitewan Lahat ng tulong ginawa. O bakit sinisilip-silip pa? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Gumawa na lang kayo ng inyong sariling business na makakatulong din kayo sa kapwa. Mas okay. Pero yung mga taong tumutulong, ay bakit yung paulit-ulit na sinisilip? Kung ang content nila ay tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yun. Gusto ko. Huwag niyo yung angguluhan pa ng kung ano-ano mga paglabag sa batas. At kung meron man, hamon natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po niyo sa korte. Ang maganda. Then ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Oo. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Then hayaan ang judge na mag-decide. Hindi pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide na tama o mali ang ginagawa ng isang
vlogger dito sa kanyang content. Yun po yun eh. Due process, madalit sabi. Hindi pwedeng sa social media lang. Hindi ho pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin. Then ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyong dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ang abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang mayroong exclusive na kapangyarihan nun after evidence nga, after trial. Eh pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personal na yan. Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan. Huwag natin pairapan at huwag natin silipin ang mayroong kakayanan tumulong sa kapwa. Apila na lang po, ayaw ko sana hong makaalam dito sa away na ito at kusot na ito eh. Pero ang akin hong purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa ay respeto. At kung mayroong mga paglabag sa batas, dalhin sa husgado. Huwag mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi ka hukom. Yun, ang malinaw. Diba? So, sino man po ang gumagawa ng mga panghusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Kayo yung umaabuso sa mahihirap. Kayo yung umaabuso sa karapatan ng iba. At yun hong mga kawanggawa ni Kuya Bal Santos Matubang at nung iba pang mga vlogger, eh, ituloy lang po ninyo. Ang batas kailanman ay mangingibabaw at hindi ho pwedeng isang tao o dalawang tao lang ang magsasabing kayo ay mali. Huwag kayong maniwala dyan. Siguro kaya ayaw niyong dalhin sa korte ang kanya sinasabing pagka mga violation niyo dahil alam niya wala rin matibay na ebidensya. At kasi kung pagbabasihan natin, ayan po mga ebidensya ang sinasabi niyang pinipilit na may video, pinipilit makunan, abay napakarami yung makukulong sa Pilipinas pagka gano'n. Kasi ang mga politiko nga. At saka mga ibang television, ginagawa yan bilang bahagi ng kailang public service. Eh. O bakit wala na nag-file ng kaso? At saka, ang ganyan pong kaso na sinasabing may paglabag sa batas, kung walang complainant, wala rin. Hindi naman pwedeng, halimbawa, isang abogado siya ang complainant, hindi pwede. Kailangan mayroong legitimate complainant, then bago idepensa ng abogado, yung kaso. Hindi pwedeng ang abogado ay manghuhusga, siya rin ang complainant, laban sa kapwa. Ba'y maling-mali po yun. Nasaan ang due process doon? So, due process po ang pairalin. Okay, hindi ang pangamalabis o pang-aabuso ng kaalaman sa batas o kaalaman sa kung ano man nangyari sa lipunan para husgahan ang isang tao, para husgahan at argabyaduhin ang maliliit na tao. Ang maliit na tao ay kailangan tulungan. Ang nagkakawang gawa para sa maliliit ay dapat ipagmalaki bilang tao, bilang Pilipino. Hindi dapat hinuhusgahan at dapat hindi dapat dinidiscourage yan. So maging aral po na ito pong mga ganitong content ay kanya-kanya hong respeto at kanya-kanyang galawan yan. Una-una, ang YouTube, hindi naman ang nagreklamo. Kung tutuusin, kung may mga paglabag sa batas, ang YouTube po ang magiging complainant yan eh. Dahil sila ho'y pwedeng madami kung sakaling may mga kadimandahan. Wala namang reklamo ang YouTube eh. Hindi man sila nagsabing, oy, Mr. Bal Santos Matubang, mali ang ginagawa mo, wala ang ginagawa mo. Wala naman ho sinabing ganun eh. Tinatanggap nila yung video at saka content ni Kuya Bal Santos. So, ibig sabihin, walang problema. Kaya yung mga mapanghusga, mapangapi, at one-sided na mga opinion at interpretation, eh, hindi ho nakakabuti yan sa isang demokrasyang bansa. Pero bago po ako magpaalam, tapusin itong video ito, pinasasalamatan ko lang ito si July, Michelle, Capiso, Virador, Kalingap, yung team nila, Red Nubino at saka ho si Lorne TV at yung iba pa, hindi ko na nababanggit yung iba pa mga vlogger. Nakikita ko rin po yung inyong mga channel. Salamat po sa inyong ginagawa sa araw-araw. At ito pong aking mga video nilalabas, ito ay para sa public. Pwede po yung gamitin, huwag lang yung dadagdagan, huwag yung babawasan. Pwede yung gamitin ang, sa inyong mga video. Ito pong aking mga sinasabi dahil ito naman po ay para pang-public. Alam problema yan. Basta huwag lang yung dadagdagan na makakasira sa inyo at makakasira sa akin. Hindi ho ako nagdadamot ng kaalaman at ako naniwala para sa lahat sa isang demokrasyang at malayang bansa. Marami pong salamat po muli sa ating lahat. Yun.
Yun kaya guys, ating ang inano to, ginawa ng reaction video kasi napakaganda. So maraming maraming salamat Mike Abi sa iyong pagtatanggol at nakita mo yung mga kawang gawa ng aming iniidolo. So mga kapatid, ano pa ang ginagawa natin? I-support po natin ang tao na to kasi malaking bagay po. Malaking bagay po ito para sa atin. At sa lahat po ng mga charity vlogger na makakapanood at hindi pa po kayo nakakasupport kay Mike Abi, baka naman mga kapatid. Kasi hindi po ito para sa akin, hindi po ito para kung kanino, para sa lahat po ng charity vlogger ang kanyang sinasabi. Meron din po siya dyang content kung papaano matuto ng kaunti sa batas yung mga bawal bilang isang YouTuber. Meron din po siya dyang content. Panoorin po ninyo. Pero wala po siyang nasasagasaan tao. Magsasalita siya about sa mga batas na yan, pero wala pong nasasagasaan tao. At napakalinaw po ng kanyang mga sinasabi at matututo tayo ng utay-utay. Kahit hindi man tayo mga genius o mga kung ano-anong sinasabi nila na tayo ay ganun-ganito, ay dito po sa taong ito ay maliliwanagan kung ano nga ba yung tama at mali. So hanggang sa muli, maraming maraming salamat Mike Abi, at salamat din at na shoutout mo ako. Maraming maraming salamat po sa inyo, at sana po suportahan po natin si Mike Abi, suportahan po natin ang kanyang channel, palakihin po natin ang channel ng mga ganitong tao na ang hangarin din ay para sa ating mga mahihirap. So guys, ano pang ginagawa natin? Tara na, panoorin natin ang channel ni Mike Abi at Kuya Bal Santos Matubang. Saludo ako sa lahat ng mga taong gustong tumulong sa ating kapwa Pilipino. Goodbye!